Sinukat daw ni Pangulong Duterte ang gusot sa West Philippine Sea na makapulong niya si Chinese President Xi Jinping. Nagkasundo raw ang magkabilang panig na daanin sa pag-uusap ang issue. Pero nagsabi na rin daw si Xi na hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas. Mula sa Beijing, China, nakatutok live si Joseph Moro. Joseph. At minungkat nga ng Pangulo ang gusot sa West Philippine Sea, lalo na yung pagkakaroon ng mga Chinese militia sa Pag-asa Islands. Pero sa bilateral meeting nila, iginiit itong si Chinese President Xi Jinping na hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling na pumabor sa atin o sa Pilipinas. Binuksan ni Chinese President Xi Jinping ang dalawang araw na Belt and Road Forum sa Beijing. Layo nito mapalaganap ang impluensya ng China sa pamamagitan ng pagtulong sa ibang bansa tulad ng pagpupondo sa iba't ibang proyektong infrastruktura ng ibang bansa. Kabilang dito ang ilang mga build-build-build projects ng Pilipinas. A more open China will further integrate itself into the world and deliver greater progress and prosperity for both China and the world at large. Kasama ni Pangulong Rodrigo Duterte sa forum si Russian President Vladimir Putin, Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad at iba pang leader ng ibang bansa. Bago ang pagbubukas ng forum, nagpulong na mga leader ng Pilipinas at China. Si Pangulong Duterte ang nag-ungkat sa gusot sa West Philippine Sea, partikular ang Pag-asa Islands. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, sinabi ni Pangulong Duterte kay Chinese President Xi na magkaibigan o allies ang dalawang bansa at ang magkaibigan daw nagtutulong ang palakasin ng isa't isa at hindi nagsisiraan. Nagkasundo raw ang dalawang leader na resolbahin ang issue sa pamamagitan ng bilateral consultative mechanism. Sabi ni Philippine Ambassador to China, Chito Santa Romana, nagsalita daw si Xi na hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling kung saan nanalo ang Pilipinas. The President raised this. And the Chinese maintain their position. So there are differences. Pero sa kabila nito, pwede pa rin daw asahan ang paghupa ng tensyon kasunod ng bilateral meeting ng dalawang leader. Nagkasundo raw ang dalawang leader na hindi sila banta sa isa't isa at walang dahilan para manatili ang pwersa ng China sa lugar. Pero hindi pa masabi sa ngayon ni Santa Romana kung ibig bang sabihin nito ay aatras na ang pwersa ng China sa Pag-asa Island. There is no need for China it's a waste of time for just them to just stay there. And the Chinese took note of this because the Philippines, we are not a threat to China, and the Chinese also indicated that, you know, they will stick to their policy of peaceful development. Sinaksihan naman ng Pangulo ang pagpirma sa 19 ng mga trade agreements sa pagitan ng mga kumpanyang Chinese at Filipino dito sa Beijing at nagkakahalaga yan ng lampas 12.165 billion US dollars. Maraming salamat, Joseph Morong.